Icon TV. Yorobun. Jess, medyo mag-i-enjoy ka dito kasi maganda't malinis yung paligid niya. At hindi lang yon, talaga mag-i-enjoy ka pa sa mga nakikita mo dito. Kasi binibigyang halaga ng mga eskwelahan dito o ng mga university yung kanilang environment para maging attractive sa mga foreign students or sa mga ibang estudyante. In that way, dumadami yung kanilang enrollees. At since ito rin guys, itong school na to, masasabi kong napakagandang school sabagat ito ay magiging top of the school here in Korea. Ito guys, yung mga iba't ibang mga design dito sa loob ng museum. I hope na mag-enjoy kayo dito sa mga magagandang sculpture o ano ba tawag dito. Pero ang ganda talaga na pagmasdan na kamangha-mangha talaga ang mga gawa ng kamay ng tao. Sana ice cream na lang ako. Bakit? Para pag ako'y tinitingnan ninyo, ako ay nalulusaw. Guys, ang tawag dito ay samgyetang. Ito ay chicken na may mga ginseng na niluto ng mainam o in a long time. Kaya makita natin dito na yung chicken niya ay medyo malambot na.
kapag ka kinutsara mo ito, unti-unti itong nalilagas or naalis sa buto. At guys, ang soup nito guys ay talagang masasabi natin na masarap siya kasi nandun yung mga lasa ng ingredients na natural like yung ginseng, yung mga other spices like dito meron siyang dates, bawang, yung sibuyas, talagang malasahan mo yung lasa. At ano nyo guys, alam nyo guys, way back noon, ito palang samgita ay kinakain ito ng hari, siniserve ito sa hari ng Korea. Kaya baga very special itong samgitang na ito dito sa bansang ito. At higit sa lahat ay nagbibigay ito ng sustansya sa katawan, lalo na yung soup nito. So naisip ko nga na siguro ito ginagawa ng mga tao na kapag nagkakasakit dito ay siniserve ng samgitang para bumalik yung lakas ng kanilang katawan dahil masustansya talaga, masustansya na at masarap pa siya. Kita nyo naman guys, sa soup pa lang, panalo na. Grabe. Kita nyo guys, lumulutang dyan yung ginseng niya yan. No? At pagka, alam nyo yung ginseng guys, ito yung pinaka nabibigay ng vitamina sa katawan. Ang sabi nila, kapag kumain ka daw ng ginseng, lalakas ang iyong katawan at siyempre, yung mga lalaki, lalakas, titibay ang kanilang mga tuhod. Kaya guys, lalo sa mga kalalakihan dyan, kain tayo ng ginseng para mapatunayan natin na ang ginseng ay pampatigas ng tuhod! Pauwi na kami guys at nakita natin dito ngayon yung palubog na ang araw. At syempre pag palubog ang araw, dumidilim na ang kapaligiran pero maliwanag pa rin sa aming dinadaanan. At itong kalsada nga, syempre hindi nawawalan ng sasakyan at mabilis pa rin ang mga panakbo rito kahit na medyo madilim na. Dahil syempre, unang-una makikita natin yung liwanag saka yung lapad ng daan kaya pwede kang mapatakbo ng medyo matulid. Ngayon naman ang gagawin ko ay mag-walking. Ito kasi guys ang kailangan natin gawin everyday. Kailangan meron tayong walking para maging physically fit tayo. At sa simula nung nagkaroon ng pandemic ay nakulang tayo ng exercise. Kaya medyo tayo ay tataba. Subalit kailangan na nating mag-workout. At ito nga, maglakad tayo. Guys, subukan ko umakyat itong hill na ito para sa aking challenge. Challenge ko ay after lunch walking. Ito inilalakad ko guys. Yan. Pataas. Grabe. Taas. Thank you.
We'll be right back.